Yung feeling na makakantahan mo yung mga tao, yung matitingnan mo sila. Emotional si Gigi Delana bago ang uno niyang live show na Domination kasama ang banda niyang Gigi Vibes ngayong weekend sa Newport Theater. Bakit nga ba mahal kita kahit na may mahal ka mang iba? Ito ang buwan ng manong handog ng ABS-CBN Events at Resorts World na may live audience simula ng COVID-19 lockdown noong 2020. Kasunod din ito ng pagdedeklara ng Alert Level 1 sa Metro Manila. Pinaka best feeling kapag kumakanta ako, yung pag nakikita ko yung expression ng mata mo na parang naiintindihan mo rin kung ano yung sinasabi ko. True song. So ayun, yun yung pinaka nililook forward. Ba't ako naiiyak? Kasi ang sarap kasi na kinakantahan mo yung mga taong sobrang hilig din sa music. Tapos nakikita mo, kabisado na yung lyrics. Oo, more. Yan. Ang sarap, ang sarap lang. Tapos sinasabayan ka. Balik live stage na rin si Regine Velasquez na kinumpirma ang pagbabalik ng iconic concert nila ni Sharon Cuneta na unang itinanghal noong 2019. Ibinahagi ni Regine ang good news sa pagre-renew niya ng kontrata sa ABS-CBN. Pwede naman na mag-concert ngayon eh. Pwede na. Konti-konti siguro. Hopefully, unti-unti makakalabas na tayo, makakapaggawa na ulit ng concert. Kami ni Mega, may concert kami ulit. Kaya nga. June ba or July? Inihayag naman ng Araneta Coliseum ang pagdaos ng pista ng Pinoy pop artist sa binansagang 2022 P-PopCon sa April 9 at 10. Kumpirmado na ang pagsasama ng SB19, BGYO, Bini, MNL48, Alamat, Fourth Impact at iba pang grupo sa dalawang araw na live event sa Big Dome. Ito na ang pinakahihintay na pagtitipon ng P-pop groups sa pagbabalik ng live entertainment. Aabangan din sa Abril ang Rhapsody live concert in the Glock 9 at Shanty Do. Inihayag din ng mga venues na full capacity na ang pagbabalik ng shows ayon sa IATF guidelines. Pagdating naman sa foreign acts, inihayag ng Araneta City na ikinakasan na nila ang year-end concert sina Sarah Brightman at Mariah Carey. Mario Dumawal, ABS-CBN News.